Behold my mother and my brethren, for whosoever shall do the will of God, the same is my brother and my sister and mother. Reply sa Luke 8. Look at Luke. Ay, dito na lang. Okay, dalawang verse lang to. Sabi po dito, sige. Ready? Luke 8:20. Ready, go. And it was told him by certain which said, thy mother and thy brethren stand without, desiring to see thee. And he answered and said unto them, my mother and my brethren are these which hear the word of God and do it. Pray, Panginoon, maraming salamat sa inyong mga pala, Panginoon, for the past week, Lord. We pray na kayo po ilagay gagabitin ang inyong mga lingkod, Panginoon. We pray ngayong umaga, ang mensahe na po ay maging malinaw at maintindihan namin upang ito po ay ma-apply namin sa inyong buhay, especially itong napakipotent bagay na ito, Lord, with the church and the family of God. So we pray na kayo pong magpala. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Hey, good morning po. Good morning. Sino dito ang ano, mga kapuso? Manood po ba kayo ng ano? Hindi na. Wow. Sino yung kapuso? Anong channel yun? Ano yung kapatid? Five. Ano yung kapamilya? Oh, kita nyo, alam na alam nyo. So, yung mga tagline nila yun, eh, di ba? Ngayon, di lang tagline, yung kanya-kanyang pauso. Mayroon silang ano, sariling identity, di ba? Pero napansin nyo yung pagkakapare-pareho na? No? Anong pagkakapare-pareho na? No? Diba? Pero, yun ay, di ba, pag gusto nilang invoke yung pagiging isa ng mga tao, di ba? At gusto nila parang i-associate ng tao yung sarili nila sa kanilang network. Anong ginagawa nila? Bakit tinatawag nilang kapuso, kapamilya, kapatid? Anong gusto nilang gawin sa utak din ng mga taong to na hindi nag-iisip? Di masyado, di ba? Parang sinasabi na, di masyado, di ba? Gusto nila parang, uy, kapamilya, uy, kapuso, kapatid. Bakit kaya nila in-invoke yun? Ba't nila ina-associate? Gusto nilang ma-associate ng tao yung sarili nila, yung network nila sa mga tao bilang kapamilya, di ba? Bakit kaya? Kahit ngayon, yung iba ay napansin eh. Kasi, alala ko yun, yung mga panahon namin, yung mga tulad niyan, yung mga kung ano man yan, restaurant, di ba? Gusto nilang ano, barkada kasi marami yun eh. Pero actually, napansin nila, ang talagang pumupunta dito, mga magkakapamilya, syempre, kaya ngayon, ang hinahan nila, family meal, di ba? Ganyan, family discount, promo, okay? Kasi hindi mo mamawala sa mga tao yung pamilya talaga, kasi yan ang ginawa ng Diyos, eh. Pag nag-asawa kayo, masaya kayo agad, tapos nagkakapang masaya, ano kayo yung atomic family nga, ibig sabihin, yung pagkakabuklod-buklod nyo, napakipotante niyan, default yan, andyan yan, okay? At napaka-importante niya kasi nga, doon nag-umpisa yung bata, doon maghuhubog yung mga bata, tapos yung, syempre, yung mga magulang, dyan na nag-independent din, doon sila matututo at sila lalago, okay? So, napaka-importante yung pamilya. So, ngayon, ang message natin, yung title po nito is, Behold My Family. Okay? Behold My Family. Subtitle is, Church as My Priority. Church as my priority. Okay, ibig sabihin nito, gusto natin mangyari dito, obviously, ay para sa atin, bawat isa sa atin, no? Napansin ko kay Bud, close sila sa mga kapat, sa ano nila eh, Ma'am Joanne, kahit si Mami rin eh. Kasi, importante yung family. May default kayong pagkakaisahan eh, pare-pareho kayo pinanggalingan. Sino magdadama yan, di ba? Magkakapamilya. So, magandang bagay yun. Pero ngayon po, ano kaya yung mas magandang bagay pa dun? Okay? Yun yung tutunghayan natin ngayong umaga. Narapansin nyo sa ating binasa, tatlong gospel, no? Pero lang kayo dyan. Lahat binanggit itong story na to. So, ibig sabihin, importante, di ba?
So ngayon, ano kaya ang matututunan natin dito? Okay, gusto natin na i-prioritize ng mga mananampalataya ang church. At hindi natin tingnan yung church na parang, ay, may pamilya naman ako, ba't kailangan pa dyan? Hindi naman totoong pamilya ng, pamilya, baka parang channel 2, 5, and 3, 7 lang yan, nakikipamilya. Tingnan natin sa Bible. Okay, anong tinuturo ng Panginoong Jesus mismo, siya mismo? About family, at sa kanyang sariling pamilya. May pamilya din kasi siya, di ba? Pinanganak siya dito, siya yung nagkatawang tao, mayroon siyang physical family. Anong tinuturo niya sa atin? Okay? So, number one is, yan sabi dyan, yun tayo sa, dumuna tayo sa context, no? Sa Bible kasi may sinasabing, sino ba ang tatay ng lahat? Okay, madalas natin tinatanong yan sa mga tao. Kasi pag ang utak mo ay physical lang, sino ang tatay mo? Yun, yung tatay ko ngayon. Pero paano yung mga bata especially, dami ngayon. Ang nangyayari sa mga kabataan ngayon, hindi maayos yung pamilya. So minsan hindi makarelate minsan sa Diyos sa pag sinabi natin pinakilala kita sa tunay na mabuting ama, ang Diyos Ama. So parang hindi sila makarelate masyado kasi nasanay sila yung tatay nila, loko-loko. Yan, nakakalungkot yun. Apektado, sabi nung anong statistics, sabi nila. Pag ang bata daw ay lumaki ng walang tatay, parang ano yun, parang 15 times more na malamang sila ay makulong. They will end up in jail. Gano'ng kalaki yun? 15 times. Ang laki nun. Ilang percent yun? So, malamang. Pag hindi lumaki yan, kahit yung mga minsan, pero yung misteryo natin, ang hirap kontrolin. Kasi nga sa bahay, di sila nasanay na may tatay, may authority sa bahay. So, huwag mong gawin yan. Gawin mong gawin mo. Walang ganun. Or even sadder, kahit may tatay nga, mahina naman. Okay? So, kaya, titingnan natin sa Bible, kahit ngayon, sabihin natin, hindi maganda yung pamilya mo masyado, may kita natin na magandang plano ng Diyos pa rin, siya yung ama. Okay, tingnan natin sa, alam natin, John 1:12, di ba? Sabi doon, but as many as receive Him, gave you power to become the sons of God, even to them that believe in His name. Ang sabi sa Genesis 12:3, masabi ko na lang po, sa mabilis lang, no? And I will bless them, doon kayo po sa Psalm 68. Psalm 68:5. Nabasahin ko sa inyo yung Psalm 68:5. Nabasahin ko sa inyo sa Genesis 12:3. Sabi dito, and I will bless them that bless thee, pangako Abraham, and curse him that curseth thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. Okay, naalala niyo yan. Masama yun sa quiz nyo kasi napaka-importante. Ang ama ng lahat ay ang lumikha, isang Diyos. Pero sabi dito, sa pamamagitan ni Abraham, siya ay faithful at siya ay kaibigan ng Diyos. Sabi dito, lahat ng pamilya ay mabibless, hindi lang isa. Hindi lang kung anong race yan. Oh, kami ang race ng mga ganyan, ganyan. Hindi ganun na sinabi kahit sa paumpisa pa ng Bible. Lahat ay magpapalain sa pamamagitan nyo. At paano nangyari yun? Kasi nga, sabi sa Psalms, pakipasa nyo, sa Psalms 68:5. Ready? Sige po, ready, go. A father of the fatherless and a judge of the widows is God in His holy. Sino daw ang tatay? Nang kahit sabihin, loko-loko yung tatay mo or maayos yung tatay mo o wala kang tatay, hindi mo nakilala. Sino daw talaga ang tatay? God. Okay, God, di ba? Father of the fatherless and a judge of the widows is God in His holy habitation. Okay, punta kayo sa Matthew 6:9. Alam niyo na yan, Matthew 6:9 ay in Lord's Prayer. Babasahin ko sa inyo sa Isaiah 64:8. Sabi diyan, but now, O Lord, Thou art our Father. Okay? Ang nagsasalita dito sa Isaiah, pinag-pray niya yung mga Israel na marami dito sumunod sa kanya, marami ding loko-loko. Pero sabi dito ni Isaiah, but now, O Lord, Thou art our Father. We are the clay. Okay? And Thou art Potter. Sa Matthew 6:9. Matthew 6:9, and Thou art our Potter, and we all are the work of Thy hand. So pinapaalala ni Isaiah, Lord, kayo yung tatay namin, especially Israel. Di ba? So anong gagawin mo dapat sa amin? So ginawa naman ng Panginoon sa kanila ay dinisiplina sila, di ba? Yung iba ay siyempre pinalo, yung iba ay hindi niya actually anak, no? Kaya
napariwala. Pero yung mga anak niya, yung mga remnant ng Israel, niligtas niya, di ba? So, pakibasa niyo po dyan sa 6:9 ng Matthew. After this matter, therefore, pray me, our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Hey, alam na natin yan, di ba? So, our Father, dito po kayo sa Matthew 7:11. Malapit lang. Matthew 7:11, babasahin ko sa inyo sa Romans 8:15, sabi dyan, for ye have not received the spirit of bondage again to fear. Nakuha niyo po, Matthew 7:11 kayo. Pero sabi sa Romans 8:15, for we have not received the spirit of bondage again to fear. So kayong naging anak ng Diyos, hindi ka naging anak ng Diyos, parang pahirapan ka lang, tatakutin ka lang. Hindi yun ang spiritong ano natin. Binigay sa atin kung di anong spirito yan. Sabi dyan, but ye have received the spirit of adoption whereby we cry, Abba Father. So pag naging anak ka ng Diyos, ikaw ay hindi only bigatin, ha? Okay? Pero sinasabi sa ibang passage, bigatin din tayo. Ibig sabihin lang, no? Tayo anak ng Diyos. Amen? Amen. Pero sabi dito, hindi siya mabuti. Okay? Siya ay mabuting tatay. Kaya sabi dito, pag ikaw ay inampun na sa pamilya ng Diyos, ikaw ay ang panagway mo sa Diyos ay Abba Father, no? May lambing. Okay? Ama mo ang Diyos. Okay? Pakibasa niyo sa 7:11 na Matthew. If ye then being evil know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask. Okay, so napakaimportante ito, especially sa mga, kahit sa bata, sa matanda, especially sa aming mga tatay na makapag-provide kami sa pamilya, di ba? Tapos kanino ka magtitiwala? Kung tatay ka ng mga anak mo, tatay mo naman ang Diyos. Magtiwala ka sa Diyos, ano? Siya yung magpo-provide. Eh kung humingi ka sa Kanya, di ba? Mag-pray ka sa Kanya, bibigyan ka ba ng ano? Ng ahas? Hindi, di ba? Bibigyan niya sa'yo yung kailangan mo talaga. Yung mga bangid ng bagay, especially pag nag-pray tayo sa Kanya. Amen? Sabi naman sa 1 Peter 1:17, sabi dyan, if you call on the Father, who without respect of person, judge it according to everyone's work, past the time of your sojourning here in fear. So again, ang tawag natin sa Ama ay, sa Diyos Ama ay Ama. Okay? So ngayon, kung pare-pareho tayo ng Ama, ano tayo? Hindi magkakapatid. Yun ang tunay na magkakapatid. Ay, malinaw ba? Isang ama natin. Okay? Magkakapatid tayo, spiritually. Okay? So, ano mas importante yan? Physical o spiritual? Okay? Para yung importante yan, pero, patulad nga nung iba, ako galit sa mundo eh, kasi pamilya ko hindi maayos. So, sinong kasalanan yun? Hindi kasalanan ng Diyos yun. Obviously, kasalanan, hindi mo rin kasalanan yun. Kasalanan nung mga nauna sa'yo, pamilya mo, or yung baka yung tatay, nanay niya lang, hindi rin masyadong naayos. Diba? So kung kanina mga kasalanan yan, bandang huli, meron ka pa rin paglalagyan sa pamilya ng Diyos. So kaya mas importante nga talaga yung pamilya ng Diyos sa kabutihan niya, hindi pa naman nawawala ng mga churches, diba? Okay. So ang point number one ko po, yun lang. Ang Diyos ang ating tatay, we need to belong. Diba? At nang kailangan mo lang naman, di mo kailangan magpamember, kailangan mo lang maligtas. Kaya sineshare natin lagi yung gospel. Sabi, mastering nyo yan. The more na master nyo yan, confident kayo dyan, lumalakad kayo sa katotohanan, mas madaling mag-share, mas mabilis, mas effective. Amen? Parang iba din, maging kapamilya rin ng Diyos. Eh, hindi na mapunta sa church natin yun. Hindi importante yun. I mean, importante yun, pero hindi ganun ka-importante. Para tamaring ka dyan at i-prioritize mo yung ganun bagay. Amen? Tiwala tayo sa Diyos, siya mag-build ng church. Okay, so number two. Ano pa yung gusto kong sabihin dito? So yun. So ano yung in-establish ng Ama? Diba? Nag-establish ba siya ng ano? Yung mga kulto, ganun eh. Talagang nag-flock sila sa isang compound. Oh, pamilya tayo ng Diyos. Eh talagang puro kasalanan ng kalokohan. Hindi ganun ang Diyos. Ang gusto niya is yung church. Yun ang family mo ngayon. Pag nagbilong ka na doon, sabi mo, ang pangit ng pamilya ko. Parang ayoko nang alalahanin yung past namin. Okay lang. Pag bilong ka sa church, mas magandang pamilya yun, di ba? Yun ang totoo. Kaya katulad ng sa church din, sa family din, anong gagawin mo ngayon para maging maayos ang pamilya mo? Di ba?
kung anak ka, may participation ka dyan. Mag-ayos ka, sumunod ka. Huwag kang gagawa ng kagugulo ng pamilya mo. Eh, ang Diyos pa ang ama natin. Huwag ka manggugulo dyan. Okay? So, ngayon, sa pamilya ng Diyos, lahat tayo, mga anak. So, pero meron pa rin lead, diba? Sa church. Okay. Matay sa second. Ito, medyo madrama siguro ito. Hindi naman. Okay. Pero sabi kasi dyan, napansin nyo ba yung binasa natin? Lahat yun, may binanggit doon at na-capture naman ng 12 at saka sa Mark. Sabi doon, balik tayo sa Mark. Matthew 12. Sabi dyan is, ang Panginoon na hindi na bata, okay? Siya ay nag-umpisa ng ministry niya ay 30 years old na siya. So, hindi na yun, ano? Hindi na bata yun. Pero anong ginagawa ng pamilya niya? Di ba? Pareho-pareho, di ba? Sa Matthew, sa Mark, and sa Luke, hinahanap siya. Ang tanda niya na sabi pa doon, di ba? Sabi dyan, behold, thy mother and thy brethren stand without. Di ba? Desiring to speak with thee. Ngayon, anong magagawa niya? Kunwari, ako, nagtrabaho ako, tapos biglang, ting-ting, calling Ace, Sambo. Your mother is here. Habang nagtatrabaho ka, unless may emergency, di ba? Pero alam natin dito, hindi emergency to. Tapos, gusto kang kausapin, habang, sabi to, while he yet talked to the people. Kunwari, ako dito, nag-preach ako ngayon. Tapos, si mami ando, sabi ni mami, oh, mayroon tayong gagawing importante. Okay? Dahil nandito, ano, kapatid mo, tayo pumunta ng taytay, at tayo ay, ano, wala muna ng church. Ano ba yung church na yan? Alis muna tayo dyan, mas importante to. Okay, maliligo tayo sa mainit na tubig, at picture-picture. Okay? Parang gano'n, di ba napansin niyo yun? While he yet talked to the people, importante yung ginagawa ng Panginoon, tapos itong mga kapatid niya, nanay niya, na wala sa hulog sa time na yon, okay, yung iba dyan, mamaya makikita natin, hindi nananampalataya sa kanya. Kahit siya ay katotohanan, at kapatid mo yun, alam mo yung kapatid mo, di ba? And then, nakita niyo may kapatid si Jesus, amen? Physically. Bakit mo isolbuhin yung may ginagawang importante, especially nag-i-preach, amen? Huwag niyong gagawin niyo, kaya siya sinasabi, oh, may bisita ako ngayon, eh, linggo ngayon, time of worship, inalat natin yan, naka-schedule na yan, may oras, may panahon, may araw, okay, may duration, anong gagawin natin? Katulad ba tayo ni Jesus na, anong ginawa ni Jesus, sabi dyan? Okay, hindi niya pinansin, oy, sandali lang ha, guys. Sandali lang, eh, tinatawag ako nanay ko eh. Dapat sumunod ako sa nanay ko, ganun ba? So nakita natin dito, mas importante yung ginagawa niya sa gusto ng kanyang pamilya sa laman. Okay, sabi niya dyan? Ano sabi dyan? Yan nga, oh, dito yung nanay mo. Hindi, dito yung kapatid ko. So parang ang ginawa niya dito is ni-redefine niya yung family. Okay, basahin na rin natin. Sabi niya dito, but he answered and said unto him, that told him, kasi mayroon pang messenger eh. Uy, Jesus, parang alam niyo kung marunong kayo, hindi mo na gagawin yun eh. Eh ano ngayon? Mas importante ito, kaya sabi dito, ang kinausap niya, at ang nakikita niya pa dito, hindi man lang pumasok yung kapamilya niya. Kung nagsasalita si Jesus, bakit hindi mo na siya pumasok, hintayin na matapos yun, at saka, ano, di ba? So, makikita natin dito may conflict eh. At makikita natin ito lagi. Ang conflict ng physical family natin, tsaka spiritual family, sa mula nag-umpisa ka hanggang matapos, yan ay mangyayari. Kaya lagi dapat nating piliin ano ba yung mas importante, alamin mo. And mag-decide ka para sa sarili mo. Mas importante ang church. Hindi, parang mali yung tinuturo mo ha. Yun ang sabi sa Bible. So, wala tayong pinipili dito. Tingnan mo lang kung ano siya sabi sa Bible. Si Jesus mismo ay mas dinisire niya na manatili sa mga kapatid, disciple niya at sa ginagawa niya. Kasi, ang sabi niya, but he answered and said unto him that told him, who is my mother? Uy, nagkaroon siya ng amnesia. Ganun ba yun? Hindi po. Ang ginagawa niya, tinatanong niya yung mga tao, tinuturoan niya tayo,
Okay, alam natin na siya ay kapatid ng ano, anak ni ganito. Okay? Amay, babalikan ulit natin yan. Sige, dun mo tayo sa isang, sabi dito. Dito mo tayo sa Matthew 13. Okay, isang chapter lang, sabi dito sa 13, 55. Yung basic muna kasi, medyo hindi ko na ano nang ayos. Sabi lang dito is, ganun din, is not this the carpenter's son? Kilala siya. No? Anak to ng carpintero, medyo may panlalaid doon, hindi naman. Pero middle class sila. Pero, alam nyo kasi, pag-preach sa salita ng Diyos, medyo mataas na calling yan. Kaya yung ibang ginagawa nila is, ginagawa nila sa mga tunay na preacher, minamaliit nila. Kasi that way, ano mangyayari? Ito kasi karamihan ng mga ano dyan, mapagmataas yan eh, nakita nyo naman, diba? Kahit yung Catholic no, meron pa silang laity and clergy. Meron silang ganun. O sige, maglingkod ka rin sa Diyos, pero mas mataas kami kasi pari kami. Mga maliit na Jesus kami. Kita nyo naman, di kami nag-aasawa. Mga ganun eh. Pero hindi ganun. Itong medyo nilait siya dito. Di ba, nanay ito ni ano, at anak to ni Maria. At ang kanyang mga kapatid, si James, si Joseph, si Simon, si Judas, si Judas, or si Jude. Okay? At saka mga kapatid itong babae, kilala natin eh. So, gusto ko lang mapanating dito, meron siya mga physical. Totoo yun. Literal yun na meron siya mga kapatid at magulang. Pero nakita natin ang kanyang response, di ba? Kaya gusto ko sabihin dito is, katulad nung nangyari dito, so number one, God is our Father. If God is our Father, then the church is our family. Okay? So, sub-point nun is God is our Father upon salvation. And nakita natin yung mga napakaraming verses na pagligtas ka, anak mo, anak ng Diyos. Number two is our earthly family is not perfect. Nakita natin, pati pamilya ni Jesus, hindi perfect. Nung una, hindi naniwala sa kanya. Karamihan nun, hindi naniwala. And then, kailangan natin siyang mahalin. Okay, sabi sa Galatians 1:19. Sabi dyan, but other of the apostles saw I none, sabi ni Paul, save James the Lord's brother. So nabasa natin sa Matthew 13:55. Meron talaga siyang kapamilya. Kailangan nating mahalin yan. Nalala niyo yung 7 last word, di ba? Yung isa doon, yung number 4 ata yun. Sabi doon, behold thy mother, behold thy son. Ibig sabihin, may concern pa rin ng Diyos sa physical family. Okay, kailangan nating mahalin yan. Okay? Pero it will not satisfy. And then letter C, tingnan natin sa John 7:3. Hindi kompleto itong aking ano. John 7:3, anong nangyari dito? Intindi natin. Sabi ito, his brethren therefore said unto him, sinabing brethren, mga kapatid. Okay? Depart hence and go into Judea. John 7, yun yung sabi dyan, Feast of the Tabernacles. Medyo sumisikat na siya dyan, kaso dami na rin galit sa kanya. Okay? Sabi ng mga kapatid niya, pumunta ka na doon. Judea, dami mga Hudyo doon, galit sa'yo. Okay? Pero sabi nila, that the disciples also may see the works that thou doest. So parang tama, di ba? Pero pag ginawa mo yung context, sabi sa 4, for there is no man that doeth anything in secret, and he himself seeketh to be known openly. Kasi sabi, if thou do this thing, show thyself to the world. Parang inuutusan siya ng mga kapatid niyang hindi naniniwala sa kanya. Kaya sabi sa 5, for neither did his brethren believe in him. Hindi sila naniniwala kay Jesus, parang gusto nilang mapahamak. Okay, doon ang kapahamakan, sige, punta ka na doon. Kaya sabi ng Panginoon, then Jesus said unto them, my time is not yet come. So, later pupunta siya doon, pero hindi pa sa ngayon. Ay, nakita niyo yun, ang sama ng mga kapatid niya, di ba? So, ang isasabi ko dito, hindi perfecto ang ating pamilya, anong gagawin natin? Ipipilit ko, pag gambler ang ating tatay ko, ganun din ako. Pag babayan rin tatay ko, ganun din ako. Pag hindi mananampalataya ang tatay ko, hindi siya niniwala sa Diyos, ganun din ako. Tama ba yun? No. Hindi ganon. Hindi, lahat kami, katoliko na. Katoliko na kayong mamatay. Iglesia ni Manalo. Mormons kami.
Therefore, mamatay kaming ganito. Hindi po ganun. Nakita niyo yung logic doon. Maling-mali yun. May, hindi perfecto yan. Ang perfectong family sa Diyos, sino susundin mo? Sa Diyos dapat. Man, kasi si Jesus mismo, ganun ginawa niya eh. Hindi niya ni-regard yung kanyang family kasi mas importante yung ginagawa niya para sa kaligtasan ng sanlibutan. At hindi niya kinonsider yung pamilya niya lang. Dahil that is selfish and that is, again, hindi tama. Dahil, again, pag may nakita kang politiko, oy, Duterte! Oy, yung anak mo naman ang next president! Oy, tas yung anak mo naman! Yung mayor! Oh, dapat lahat dito, San Mateo, lahat dito, Diaz! Dito, San Dipolo, lahat, ano? Ganyan ang ano, utak ng mga tao eh. Nun, putisim, pati sa church ngayon. Oh, yung pasto, yung anak ko, yan ang pasto mix ha. Whether you like it or not. Bira ito mga to. No? So, hindi ganun ang Panginoon. Ang papamilya niya, hindi yung son, dahil anak niya. Okay, ganun din yung mga Israel na yan. Mga Hudyo, kami ang biniling nation dahil anak, puso, at anak, anak, anak. Ang Diyos hindi ganun. Sinabi sa binasa natin kanina, He is not a respecter of person, therefore, walang kwenta sa kanya kung sinong anak ka. Diba? Earthly. Okay? Yung ating earthly family, mababa yan sa tingin ng Diyos. Okay? Maganda rin yan, pero hindi ganun kataas. Maganda yun, actually. Kasi nga, yung especially, mga naging hindi maganda yung pamilya natin, pantay-pantay pa rin tayo sa atapan ng Diyos. O kaya napakaganda na may pamilya, hindi tayo magmamalaki. Ganon din sa kayamanan. Pag mayaman ka, hindi ka magmamalaki. Pag mahirap ka, hindi ka rin masyadong madadaw kasi ang Diyos, sa Diyos, pantay-pantay tayo. Sa umpisa. Okay? Pero pag nagtapat yung iba hindi nagtapat, syempre may pagkakaiba. Amen? So, yun yung pagkakaiba. So, kung pinipersecute mismo sa Panginoon, ano yung mas importante? Importante yung pamilya ng Diyos. Amen? Kaya sabi doon, yung pamilya ng time na yon stood without, nasa labas lang, ba't di sila pumasok? Kasi hindi sila niniwala sa Panginoon. At in that case, pag yung mga pamilya natin hindi niniwala sa Diyos, sino mas importante? Sino paglalaban natin? Maglaban yung pamilya ko nga, ganyan iba. Hindi mo alam kung sa... Hindi yung tanong, hindi yung tinatanong. Alamin mo yung totoo. Ang Panginoon mismo, pinili niya yung dapat niya pinili. Ang kapatid niya, ang nanay niya, ang kapatid niya, lalaki, babae, yung mga disipulo niya. Amen? Amen. Tubusin na natin to. Binis lang. Okay. Family of God is the church's family. So, nakita na nga natin kanina, sabi dyan. Pero pansinin nyo, especially sa Matthew, tsaka sa Luke, no, sa Mark, nakita nyo ba yung exclamation point doon? Hindi siya sa Luke, medyo mahina eh. Pero dito yung kwento. Pero sa both Matthew and Mark, sabi doon, may exclamation, di ba? Sabi dyan. Una, tinanong niya, who is my mother? Bakit natin ginagawa minsan yan? Kasi alam na nga ng tao, yun yung nanay mo eh. Pero ba't mo tatawagin ganun? But who is my mother? Kailan natin ginagawa yan? Pag gusto nating yung tao eh, sabi nga nila, you ask the person for them to open up to their own assumption. Assumption nila, basta may family, yun na yun at wala nang iba pa. Pero ang assumption natin na yun ay mali. Katulad na napag-aralan natin for the past many minutes, meron pang isang pamilya na mas importante. Kaya ngayon, nung pag tinanong ka ngayon, sino ba yung nanay ko? Di ba alam? Alam ko. Ba't ko tinatanong? Kasi, para isipin mo na hindi lang yan. Hindi lang yan ang pamilya. Okay. Kaya sabi, who are my brethren? Sino ba ang kapatid ko? Sino ba nanay ko? And he stretched forth his hand. Tinuro niya yung mga disipulo. Parang, diyan sa gate yung ano. Uy, natawag ka na nanay mo. Sabihin ko, who is my mother? Ay, nabaliw na ba to? Hindi. Nagtuturo siya, okay? Who are my brethren? And then, tinuro niya ngayon yung mga nakikinig sa kanya. No? Sino ba yung mga pamilya ng Diyos? Anak ka ba ng Diyos? Nakikinig ka ba sa Diyos? Diba, dumadalo ka ba kung saan kanya gustong dumalo? Nasaan ka ba pag Sunday? Pag Bible study? Kung sakali na mga ano, mamiss nyo, buti nga sa'yo, may YouTube. Diba? Pero kung sakaling ano talaga, saan ka dapat lagi? Pamilya ka ng Diyos eh. At nakikita natin ang sanlibutan, ano? Diba ngayon, nalilito na yung iba. Ito ba yung time na lagi kang lalo ka dapat magpabaya? Nagkakaroon ng kalituhan yung marami, tapos ngayon,
Ang papabaya lang ako. Later na yan, alam mo na yan eh. Yung iba nga nalilito na, pati mga Baptist nga. Mayroon mga Baptist dyan, nakala mo yung pamilya, no? Mayroon, ano eh, nag-iselos kasi yung isa lumipad doon sa isa. Uy, mga ago ka ng member! Ang ganun eh, no? Kaya minsan, pag tinasama ako diba, timing lang kasi hindi ko alam kung nangyayari. Pero dahil bastard ko siya, bastard ako niya, sama lang ako. Ano mangyayari dito? Pero okay naman niya so far, di ba? Mga isipin, ikaw, mga ago ka ng member! Kailan niyo pa naging property yung tao? Hindi ganun. Hindi tayo property ngayon. Property tayo ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos, doon ka pupunta. Saan ka pupunta? Isik mo yung kanyang kalooban, saan ka mapupunta ngayon kung totoong Diyos yung sinasamba mo? Eh dapat doon sa tunay. Hindi mo natin sinasabing tayo lang yung tunay. Pero still, andun yun, ha? Ikaw mag-isip ka, sarili mo yan eh. Yung paa mo, sarili mong paa yan. Pamasahe mo, kung ano man yan. So, ay sinabi niya, ito, tinukoy niya mismo. Si Jesus mismo yung nagsabi niyan. Ang sabi niya, behold, my mother and my brethren! Exclamation point. So, hindi po ito something na malabo. Hindi ito something na, okay, universal church, kahit nasaan ka lang, pamilya ka pa rin ng Diyos, peace be with you. Merong ano eh, exclamation point, behold, ito, nakikita mo ba yan? Ito nga ang aking kapamilya. So, imagine mo siguro yung nagbabalita sa kanya, yung nasa gate. Parang ganun eh. At sinulat po ito sa three gospel. So, ngayon dapat ganun din tayo. Ngayon, hindi tayo makapaniwala, di tingnan pa rin natin. Anong gusto ng Diyos? Kasi nga, ayaw ng Diyos na nagsimula ka. Again, na napansin ko, yung mga bata daw na, yun nga, yung walang magulang o hindi maayos yung pamilya, sabi nila, talagang ano yan, minsan di mo maihiwalay sa sarili mo yan, na yung pamilya ko, ganito, hindi maganda. Nakikita ko habang lumalaki ako, hindi walang pag-aayusan yung magulang ko. Wala ka pa ng excuse, di ba? Kung ligtas ka, huwag mong i-associate yung sarili mo sa pamilya mo lang. Okay? Mag-mature ka pag mag-mature ka mas beyond that, no? Hindi ka wala akong pag-ano yung ganyan. Hindi ko matatawag si Jesus nga, ano ba yung ano niya, pamilya niya, di ba? Napag-aralan sa mga nakaraan, yung mga ninuno niya, mga harlot. Di ba? Kadiri, yung mga, ano ba itong mga to? Ano pa? Di ba? Si Judah, pumatol sa harlot. Ano niya yun? So, nakakahiya sila actually yung pamilya niya, kung ganun. Pero, you see, pag alam mo na ang pamilya mo talaga ay ang church, binuo ng Diyos, siya ang tatay, hindi ka ganun ka-insecure. Ngayon, maganda, ayusin din natin pamilya natin, pero paano nga maayos yun? Walang iba makakapag-ayos niyan. Ako po, ay hindi rin pag-family namin. Ngayon nga, meron kaming ini-enjoy na hindi namin sinasabi lang sa inyo, pero saka na, siguro. Pero ang hirap. Ang hirap na hindi perfect yung family mo, anong gagawin mo? Ah, mahihiya na lang ako. Kasi baka may magsabi sa, ikaw, perfect ba yung pamilya mo? Ano sabihin niyo? Yes. Yes. Pero spiritual family. Tsaka yung perfection ng family natin, hindi yung katulad na in-expect nila. Hindi naman nila yung Bible eh. Ano in-expect mo sa kanilang questioning ka, husgaan ka nila? Kung di sila Kristiyano? At alam naman natin eh, yung iba, walang pag-asa na, lahat naman ganyan eh. Kanya-kanya na tayo. Uso ngayon, ang sabi sa US daw, statistic, 50% na nagpakasal, magdi-divorce. Ay, pambihan, ang laki nun. No? Parang lukuhan na yung ang tawag nila, yung papel na pipirmahan mo. Ang pasan yun. Huwag na lang tayo magpirmahan kung maglulukuhan lang din tayo. Di ba? Pero sa atin, kaya nga spiritual family, ang tatay mo ang Diyos, kung lukuhin mo ang Diyos, may paglalagyan ka. Okay? Ngayon, explain natin, kung ligtas ka man, wala ka masyadong rewards. So, kawawa ka rin bandang uli. Amen? At sa sanlibutan na ito, di ka ganun kaayos din. Okay, nakita niyo yung ganda ng ano, yung salita ng Diyos eh. Na ilalagay kayo na dapat mong kalagyan. Di pwedeng sabihin na, wala na akong pag-asa. Lagi kami pag-asa, manampalataya ka sa Diyos. Ililigtas ka nga niya eh. Pamilya mo pa, hindi mo ayusin. Ito yung past ko. Wala na. Walang kinalaman yan. Lagi ka may pag-asa sa Panginoon. Especially pag ang tatay mo magagabay sa'yo, ang Diyos. Diba? Amen?
Amen. So ngayon, tapusin natin to. Sabi dyan, actually, yun na yun eh. Behold my mother. Kaya sabi nito, behold my family. Ang priority mo, church. Hindi mo alam. Yung iba, magkakapatid ngayon, masaya ngayon, itong mga to. Bandang ulit, hindi mo alam mangyayari sa future. Misa, magkaaway na. Kahit pa mag-ayos kunwari lang, si Stephen, maayos na kapatid. Si Peter, kunwari, hindi maayos. May mga ganun kapatid eh. Naloko, di ba? Si Brad, may mga kinakwento sa akin to. Yung ibang kapatid niya, ano nang ginawa sa buhay? Di ba? Nagkakwentuhan lang kami nung, ano, yung taga-macho. Ano nangyari kay ganyan? Ayun, nakulto na. Mapailing ka na lang. Ano ba nangyari? Ang talinong tao. Diba? Sino matalino dito? Yung aming valedictorian, gano'n na. Tapos yung teacher din namin, 80s na. Sinong gusto yun? Magaling yun. Walang makakapagsabing hindi magaling yun. Pero ano nangyari sa kanya? Sinabi lang nun, sabi niya sa akin, medyo may nangyari sa family namin. Basta. Okay, kaya ako hindi na iniwala sa Diyos. Ayun, ngayon. Gusto mo maniwala to lahat ng tao sa pag-Facebook, sa Facebook? Post mo sa dahil may nangyari sa pamilya mo. Dapat lahat ng tao hindi maniwala sa Diyos. Loko-loko ka. Hindi kami susunod sa iyo. Kakalabanin ka na dahil kalaban ka ng Diyos. Okay? Kung nanghina ka, di tumawag ka sa Diyos. Kanino ka pupunta? Sino sisisihin mo? Oh, ay, galit sa mundo. Parang ganun. Mananalo ka ba sa mundo? Mananalo ka ba sa Diyos? So huwag mong isama yung ibang tao. Magpaka-humble ka sa Diyos. Yun ang gawin mo. Hindi yung galit ka sa iba. Sa lingkod ng Diyos, galit ka rin. Okay? So sinong pamilya natin ngayong umaga? Kung ligtas ka, pamilya mong Diyos, tumawag ka sa Diyos pag may problema ka. Huwag mo sabihin, wala ka ng pag-asa kasi may pag-asa kang kenak ng Diyos. Amen? Amen. Pray, Panginoon, maraming salamat na nakita namin, Panginoon, paano nyo dinil ang mas importanteng bagay, ang aming pamilya, Panginoon, sa inyo. Kayo po ang Ama at ang Panginoong Jesus, aming kapatid. Kami po yung magkakapatid dito. At sabi nyo rin po sa inyong salita, sa katapusan ng mundo, Lord, meron kami inheritance sa inyo, Lord. At we are co-heirs with Christ. Napakaganda na yung future. So we pray na kayo po yung manampalataya sa inyo, Lord. Magtitiwala, magpapatuloy sa inyo. Napakaganda pa yung pangako at ginagawa nyo even this time. So we pray, may priority namin ng church. Hindi kami talo, Panginoon. Talo kami pag ang priority namin, ibang bagay. Dahil lang ito may mawawala, hindi sila perfecto. Minsan naaalis sila sa walang kadahilanan. Minsan naaawain kami, minsan ang kapamilya namin, hindi namin alam. Maapektuhan ng aming buhay, dadaling kami sa kung saan. Panginoon, maging wise nawa kami, tulungan niyo po kami. Priority namin yung pamilya, kayo nag-establish nito. Ito yung mga kabuti sa amin. So, pray na kayo po. Lahat ay Lord, gagabay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.